Hello mga Kapinoy Crew TV! Welcome back to my channel. Ayon, ang video natin ngayon ay tungkol sa pinakamayamang mga Pilipino or mga tao sa balat ng Pilipinas. So, meron tayo ditong 10 at titingnan natin kung sino-sino sila at kung pwede lang ay studyahan natin bakit naging pinakamayaman sila. Sana all, masasabi ko sana all. So dito, sinasabi ng News 5, 10 hours ago, nanguna ang magkakapatid na si sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Base sa inilabas na listahan ng Forbes, nasa 2nd pwesto naman ang dating senador na si Manny Villar. Tingnan nga natin guys sila. Okay. So, ang number one dito ay ang si siblings. Gaya ng sinabi ko, meron akong video na nauna dito, ang si siblings. So, ito yon. Tingnan natin na 12.6 billion dollars. Sorry, hindi siya million. Billion talaga siya. At ang kanilang pinagkukunan ay diversified. Bakit kaya diversified? Kasi nga, meron silang bangko, meron silang SM, Showmart, department stores, mga investment sa iba't ibang negosyo. So, ang pangalawa dito, tingnan natin si Mr. Former Senator Manny Villar. So, ang nasa pangalawang pwesto siya na may 7.8 billion dollars. So, ang kanyang negosyo naman ay real estate. Oh, kasi siya nga yung nag-develop ng mga Camellia Homes. Oh, pati daw mga bundok ni dinidevelop niya. So dito naman tayo sa pangatlo. Pangatlo ay si Enrique Razon Jr. na may 5.6 billion dollars sa logistics naman. So ito yung mga padala-padala, mga pira-padala, ganun ba 'yon? Mga sa barko, basta mga padala ganun, logistics eh. Okay, ang number 4 na pinakamayaman ay si Lance. Uy, bakit lumiit? Si Lance Gokongwei. Gokongwei. Ano ba ang negosyo na? Diversified din kasi siya yung may-ari ng mga barko-barko from barko at saka eroplano, Cebu Pacific, ganun ba 'yun? 3.1 billion dollars diversified again. So meaning sa iba't ibang pamamaraan. Okay? Next ay Abuetes family. Ang alam ko sa Abuetes family ay sa Cebu. 2.9 billion dollars diversified at ang pang-anim ay si Isidro Consonje and siblings. Akagaya ng si. So 2.65 billion dollars construction and engineering. Na-construct na mga bahay. So, next naman ay number 7 ay si Tony Tan Kaktiong and family. Pamilya naman. So, ang kanyang pera ay 2.6 billion dollars from food and beverage sa mga ilim nun, mga wines. At ang pinakasyam, pangwalo pala, sorry, ay si Jaime Zubel de Ayala and family. So, ang kanyang pera ay 2.55 billion dollars. Diversified din ito kasi, di ba, meron mga Ayala, ganun. Okay. And next, ang pang-siyam ay si Ramon Ang. 2.45 billion dollars food and beverage. So, ito na lang gaya ang gawin natin, no? Para tayo umaman sa food. Magtinda tayo ng food at saka mga drinks, beverage. At ang panghuli ay si Andrew Tan na may 2.4 billion dollars diversified iba-iba. So, kung titingnan natin ang mga pinakamayaman sa buong Pilipinas, ang number one, Chinese. Ito ang pangatlo, sounds Filipino, Villar, parang Spanish. At ito si Razon, Spanish, ang tawag nito? Parang Spanish din, hindi siya Chinese. Pero ang pang-apat, Gokongwei, Chinese. At ang pang-lima, Abuetes, Chinese ba to? Di ko alam, parang Chinese din yata. I-search ko to next time. Next, si Isidro Consonje, parang Chinese din. And, ito naman, si Tony Tan, Chinese. Ito, Spanish. Ito, Chinese. And ito, Chinese.
Sana all. Okay, punta tayo dito guys sa mga reaction or mga comment ng ating mga kababayan. Magbasa tayo ng mga comment nila tungkol dito sa pinakamayamang tao dito sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Tatama na unan. Okay. So, dito. Kuha tayo. Si Villar lang purong Pilipino dyan. Si Villar lang daw yung purong Pilipino. Oh, meron dito naghanga. Tapos, ano sabi dito? Enrique Razon, yata puro Pilipino din. Puro Pilipino. Yun ang comment ng iba. So, si Manny Villar, si Razon, ay puro Pilipino daw. Tapos, dito, sabi naman, ito malala, malalang comment. It shows how dysfunctional our society system is. Most of these so-called Filipinos are not really of Filipino descent, but their ancestors migrated here and see, they are now benefiting more than full-blooded Filipinos. This also shows how contractualization greatly helped these capitalists to further increase their profits and wealth in exchange for the life and blood and sweat of every poor Filipinos. They are taking advantages of employing at a very unreasonable low salary and for most part incomplete or no benefit at all on their social security, medical insurance, among others. This also includes the owners of TV5. Si ano mo yun? TV5, di ba si Pangilinan? Ramon Ang. Also includes the owners of TV5 in Manny Pangilinan nga and Lopez now. Pero hindi naman sila nakasali, di ba, no? Next. Palagay ko, sa sobra-sobrang kayamanan ni Villar, dapat na sigurong itigil ang pag-convert ng lupa into subdivision. Ilaan na sa rice field at pagtatamnan ng mga gulay at fruits kasi mayaman tayo sa lupa na fertilize. Sana itigil na. Marami ang haka-haka noong panahon na mawawalan na tayo ng pagtatamnan. Nagkatotoo na nga, dala ng pagtupad ang mga bagay na ito. Mr. President, napapanahon na ipatupad ng hindi na tayo mangutang ng bigas sa ibang bansa ngayon na. Sila, yung mayaman sila. Kasi nga, nagsisikap sila. Hindi rin natin sila masisisi kung bakit sila mayaman. Kasi nga, nagsisikap sila. Tingnan mo yung si siblings. Ang kanilang tatay, hindi naman mayaman dati. Anong ginawa? Nagtinda ng bigas, nagtinda ng sardinas, nagtinda ng tawag nito, ginamos, kaya ano ang nangyari, ng sapatos, yun naman. At pagkatapos nung nag-improve na sila, yun na nga. So wala tayong magagawa dyan. Ang magagawa natin ay sana, kung pwede lang, gayahin natin sila. Pero nasa attitude din yun ng tao. Yan yung mga yan, ang ayaw pataasin ang sahod ng manggagawa, walang ginawa kundi ang magpayaman sa sariling, sa sariling lahi natin. Manny Villar daw sa kalam. Si Villar pa rin number one. Bakit number one? Hindi number one. Hindi naman siya naging number one. Kasi 7.8 lang. E12 yung mga C. Pero kung individual, tama no? Kung individual, si Manny Villar ang number one. Pero by family kasi. So, lamang pa rin si Sen Manny Villar. Yung iba pinagsama-samang yaman. Tama. Kasi family naman. Family business. Alright. Wala yan sa yaman ng aming lahi. Nakaipon lang at safe na sa September. Ito ano, kalokohan na yan. So, ganun, yun lang guys. Sana mayroon tayong matutunan na ang lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit. Basta ito ay pagyamanin at pagtulong-tulungan at pagsikapan. Hindi malayong baka next few years, tayo na naman ang dyan. Sana all, yun lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking pakikinig at pag-watch sa aking video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Tapos, pakishare na rin. At meron naman kayo natutunan dito kahit konti, diba? Thank you!